I'm Jean, and this is my practical na nanay vlog. Hello guys! Isa sa pinakamahirap na gawain ng isang mommy ay yung mag-budget at mag-isip ng ulam araw-araw. Lalo na pag dumadating na ang petsang pinaka-kinatatakutan ng mga nanay. Yung petsa de peligro. At dahil practical na nanay ako, at sanay na sanay akong mag-stretch ng budget, samahan niyo ako guys sa aking 150 pesos palengke challenge. And I will give you tips on how I will spend this 150 pesos sa palengke at kung paano magiging mas practical na nanay kapag namamalengke ka. Game ba kayo guys sa ating 150 pesos challenge? Bago tayo tuluyang pumunta sa palengke, ang aking practical na nanay tip number 1, pumunta sa palengke ng busog para hindi tayo matutukso sa mani at sa turon na makikita natin sa palengke. Practical na nanay tip. Number 2, umiwas tayo sa plastic. Masama ang plastic sa kalikasan. Magdala ng eco bag. Okay mga mamis? So, tara na sa palengke. Andito na ako ngayon sa palengke. So, ang aking practical na nanay tip number 3, kapag malapit lang yung palengke, lakadin na lang. Nakatipid ka na, na-exercise ka pa. So, ang una kong bibilhin ay bigas. So, yung mga matitirang pera, yun na yung ano, yun na yung pambibili ng ulam. So, dito sa amin, mura lang naman yung bigas. Kaya, 44 pesos, okay na siya. Dito ako ngayon sa suki ko, kay Kuya Selly. Say, Kuya, yan. Sa kanya ako lagi nabibili ng gulay. Mura kasi kay Kuya yung gulay eh. Kuya, magkano tong ano mo, papaya? 10 lang yun. 10. O, kita nyo, 10 lang yung papaya. Tapos, eto, sibuyas. 3 lang. 3. Tapos, eto, 5. Tapos, yung aking luya kasi magtitinola ako, diba? 5. Ang aking practical na nanay tip number 4, kailangan meron kayong suki sa palengke para mas makamura kayo ng inyong binibili. So, magkano to lahat, kuya? 23 lang. 23. 150 yung budget natin. Pero, ito kuya, bayad ko dito. 23, tapos ano po? Paminta po. Para wala nang butang. 25 pesos sa mga panglahok. 80 pesos. So, yung 80 pesos, pambibili ko lahat siya ng ano, ng manok. Tara na, pupuntahan din natin yung suki ko na nagmamanok. Salamat kuya! So, dito ako namimili lagi ng manok sa kanila. Ang maganda kasi sa kanila, yung mga manok nila, may mga cuts na, o itong natira sa akin na 80 pesos, yun na yung ibibili ko lahat ng manok para sa ilalahok at ito sa mga gulay na binili ko kanina. Uuwi na ako, tapos papakita ko lahat ng nabili ko sa halagang 150 pesos. Ito na yung napamili ko sa ating 150 pesos palengke challenge. Bigas for 44 pesos. Chicken for 80 pesos. Gulay worth 25 pesos. Ang aking practical na nanay tip number 5, kapag mahal ang gulay na kailangan mo, maghanap ka ng alternative. Mas mahal ang dahon ng sili kumpara sa malunggay leaves. So, prefer kong bilihin yung malunggay leaves pang tinola at saka mas healthy pa siya. Imbis na sayote, ang ginagamit ko ay papaya kasi mas mura ang papaya. 5 pesos yung malunggay, 10 pesos yung dalawang papaya, 3 pesos itong sibuyas, 2 pesos itong pamintang durog, 5 pesos itong luya. Kung ito total mo yung napamili ko, 149 pesos lahat siya. So, pasok siya sa ating 150 pesos palengke challenge. Ibig sabihin, hindi imposible na makapamili tayo sa 150 pesos na budget. I hope may natutunan kayo sa aking mga practical na nanay tips. And once again, I'm Mommy G na nagsasabing, walang budget na maliit kung praktikal na nanay ang gagamit.